they think I'm not gonna show up, you know? So I show up in there. Freaking house, brother. with a cake. Yeah, with a cake. Some people are hating on me because I find it funny, but yeah. Come on, guys. Yeah, it is. It's a birthday cake. And at the same time, that's exactly the purpose of that, you know? To making it look funny. Hello? Kahit sino pang iharang, kahit sino pang ilaban ay walang inuurungan pagdating sa palakasan. Malamang ay kilala mo ang tinutukoy ko, ang coach ng bayan, Alexis Tolentino. Hi guys! Magandang araw mga kabakal! Sa video na to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa video na nilabas ni Mark Mugen kung saan mga kabakal, nagsimula na silang mag-training ni Boss Bullet. At napakaganda ng senior ni Mark Mugen na training kahit ito ay hindi kumpleto. Kasi nga naman, bawal ipakita lahat ng mga training ni Boss Bullet, especially yung mga gagamitin ni Boss Bullet sa laban niya kay The Mammoth mga kabakal. So dito mga kabakal, pinakita niya yung kanilang stretching, yung kanilang warm up, yung kanilang striking. Tinuruan din mga kabakal ni Mark Mugen ng proper na striking or in-enhance ni Mark Mugen yung pagsuntok nitong si Boss Bullet mga kabakal. At syempre tinuruan din si Boss Bullet ng jiu-jitsu, kung paano i-takedown at kung paano yung defense sa takedown. So yung mga lahat na kailangan malaman ni Boss Bullet sa nalalapit niyang laban sa July 16 ay tinuro po ni Mark Mugen. Last time po kasi mga kabakal, ang tinuro lang ni Mark Mugen kay Boss Bullet ay more on jiu-jitsu sa condo po ni Mark Mugen, at meron po silang maliit na mat. Pero since na sila ay nasa UFC gym at malaki-laki yung kanilang space at kompleto yung gamit nila, ay ginawa na po ni Mark Mugen na kompleto yung training. Grabe mga kabakal, from boxing sa striking, from jiu-jitsu, tinuro ni Mark Mugen kasama pa yung kanyang mga stretching at saka warm-up. So share ko po sa inyo mga kabakal yung clip ng video. Pero kung gusto yung panoorin ng full video, pumunta lang kayo sa YouTube channel ni Mark Mugen. So mga kabakal, ito po ang clip ng warm-up ng video ni na Mark Mugen. So yan ay warm-up, at sa tingin ko ang ginawa ni Mark Mugen ay warm-up sila na may stretching. Kumbaga habang ini-stretch yung katawan ay may kasama ng warm-up. Tawag po dyan ay dynamic stretching. Or minsan tinatawag din yan na pwedeng tawagin ng ballistic stretching. So katulad yan, yung mga ganong klase ng ginagawa nila, stretching po yun na dynamic or ballistic stretching. So paliwanag muna sa inyo mga kabakal, yung dynamic stretching or yung ballistic stretching na ginagawa nila. So basically, yun po ay ginagawa talaga bago kayo mag-workout. At magandang gawin siya kung gusto mong sabayan na ng warm-up yung stretching mo. So parang isipin mo na lang na habang nag-i-stretching ka, wina-warm up mo na yung katawan mo. So sabay na. So yun po ay dynamic. Pero meron ding parang ballistic stretching ginawa ni na Mark Mugen. Kasi yung ballistic ay more on parang nag-jump, nagpa-pump, nagro-roll. So more on ganun. Tapos yung iba ay mga dynamic stretching na mga kabakal. Para sa mga kaalaman ninyo, at doon sa mga nagwo-workout, yun po ay isang magandang klase ng stretching kung gusto mong isabay na yung warm-up. So mga kabakal, share ko naman sa inyo yung kanilang training na ginawa na napaka-solid talaga, at sinamahan pa nila ng striking tsaka ng jiu-jitsu. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. I just told Bullet, no slow-mo trick editing today, okay? You remind me already. I'm ready. I'm ready. A few
few moments later. It's not workout. I'm gonna get some grub and get some good food to recover. Absolutely, absolutely. Boom. That's what we're waiting for, man. Yeah. After the hard fucking training, you gotta load up, brother. Yes, sir. Yes, sir. Boss Bullet, what's my Tagalog for today? Yeah, it's chichiria, bro. Chichiria, chichiria. Yeah, actually, guys, he's asking what is chichiria really. I really don't know. Chichiria in Filipino terms is, you know, the junk food, right? Yes, yes. So yes. We call that chichiria, corny, whatever, this, piano, yes, everything, yes. Everything. So we it's like, chichiria. It's not pulutan, no. It's not pulutan. You can use that as pulutan as well. Okay, okay. Yeah, the chichiria, you can use that as pulutan. And drink soft drinks, you know, all the time. He's in the car, in chichiria, and drink soft drinks like this. That's why we call him a team chichiria. That's why Mammoth is team chichiria. Okay, so I understand if now. If you make fun of me that time, it's like, what? I don't have to train. I will fight the bullet now. I just eat this junk food and drink soft drinks. And the following day, is fucking drink, bro. Okay, mga kabakan. So, napakasarap nga naman talagang kumain after ng intense training. So, sa tingin ko, mga kabakan, yung training na ginawa nila, sila ay nag-warm up, nag-stretching, nag-roll sila sa jiu-jitsu, plus nag-sparring pa sila, plus tinuruan pa ni Mark Miguel ng tamang posisyon ng paa sa pagsipa, yung tamang pang-counter, yung gagawin mo or yung posisyon ng katawan mo after mo sumuntok, after mo sumipa, yung mga critical na kailangan mong malaman sa pakikipaglaban, sa combat, tinuro po ito ni Mark Miguel. Kasi mga kabakal, alam naman natin na itong si Mark Miguel ay 17 years old pa lang. Lumalaban na siya. So imagine niyo mga kabakal, yung experience na meron siya ay sinishare niya ito kay Boss Bullet. Which is yun yung experience na kulang kay Boss Bullet, yung pakikipaglaban sa loob ng ring as MMA. Hindi lang basta laban ng jiu-jitsu. Laban ng mixed martial arts. Kasi mga kabakal, doon talaga siya kulang kung itatapat siya kay Mammoth. Dahil si Mammoth mga kabakal, bata pa lang. 14 years old pa lang, nagbo-boxing na itong si Mammoth. So imagine niyo mga kabakal, yung level ng experience mayroon si Mammoth sa pakikipaglaban kumpara mo sa level ng experience ni Boss Bullet, eh kakailanganin talaga niya ng guidance na ibibigay sa kanya ni Mark Miguel. At talagang full package mga kabakal. Napaka, para sa akin, napakaswerte ni Boss Bullet dito kay Mark Miguel. At ang alam po natin, eh, ito po ay ginagawa lang ni Mark Miguel ng libre, walang bayad. Siyempre naman nakakatulong din si Boss Bullet kay Mark Miguel para mas lumago yung kanyang channel. Pero kung isipin mo mga kabakal, yung ganong klase ng training ay napaka, alam yun, napaka worth it. Kasi nga naman, ikaw ay lalaban, katulad ni Boss Bullet, plus yung magtitrain sa'yo ay bihasa sa pakikipaglaban, paano dumipensa, paano yung pag-atake. So lahat ng kailangan mo talagang malaman na kay Mark Miguel. Talagang solid, mga kabakal. Solid yung training mo, especially kung alam mo na yung nagtitraining sa'yo ay isang champion, mga kabakal. At ngayon ay, ang alam ko, dire-diretso magkitraining si Boss Bullet. Kasi nga naman, malapit na ang July 16. At aaraw-arawin na nila, mga kabakal, yung training nila ni Mark Miguel para naman talagang makondisyon yung kanyang katawan at makahabol siya. Kaya kung papansin nyo, mga kabakal, siguro malilesen na yung mga gagawin ni Boss Bullet na mga collaboration. Siguro meron pa rin pero konti na lang dahil nga magpo-focus na siya sa training dahil ang lapit ni eh. Parang kulang 2 linggo or less than 2 weeks na lang ay lalaban na sila. So syempre after ng kanilang press con eh mga ilang araw na lang yun. Let's just say kung ang laban ay July 16, ang press con yan mga nasa July 13. Yan yung mga press con. So syempre dun sa mga araw na ilang araw na lang, mga 2 to 3 days bago ang July 16, yung training ni Boss Bullet, wala na mga hard training. More on cardio na lang yan, yung mga jogging na lang, or yung mga shadow boxing na lang. Kasi kailangan ng i-rest yung katawan. Kaya, starting from today, puro intense na po yung gagawin na training ni Boss Bullet kay Mark Miguel. At sa tingin ko kasama din dito, yung isa niyang coach na si Coach Bote. So, anong inyong opinion dito mga kabakal? Sa tingin nyo ba, sobrang panalo talaga itong si Boss Bullet sa training na binibigay sa kanya ni Mark Miguel? So, comment nyo down below mga kabakal para malaman natin at makarating sa kanila. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Barbell. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po.
Bye.